Hey, what's up mga katrako? It's your boy Hans Kunanan, and for today, I'm going to show you some tips on how to improve your biking skills. After 10 days, buhok na hinihimpi. Ito na! Pero bago tayo magsimula, mag-subscribe ka muna sa ating channel. At dahil makapal din ang aking mukha, palike na rin ang itong vid para tropa tayo. Yung mga kasama natin sa likod. Let's go! Yung, ayun, nagbabalik. Time check, it's almost 6:30 a.m. Tapunta na tayo sa ating training grounds! Seaside Mowa! Siyempre mamaya baka magkaroon tayo ng side trip. Pupunta tayo ng Kawit Cavite sa Aguinaldo Shrine. Gulat sa title, sabi ko nila magpapalakas tayo. Yun! Balik na tayo mamaya. Medyo delikado mag-video dito. Tayo sa mga skills. Dito si Joshua, siya yung model natin. Okay, kaway ka muna dyan, Brad. Ay, ayaw mamansin. Sabi ko kumaway ka. Okay, yung start natin sa skills. Yung starting. Yan. Ka muna lumayo! Dito ka muna! So, muna papaspas eh. Muna warm up. Okay na yung 15 minutes warm up muna. Parang pacing lang yun. Mas maganda mas na tagal-tagal ng content. Then, after nun, gusto mo mag-start yung medyo matatag-tatag para yung washing din yun. I-heavy gear mo yung speed mo. Tulad nito, naka 2x8 siya, nakasagad. Pinakamalaki na chain ring at pinakamaliit na sprocket sa likod. Ayun yung una-una magpa-practice kung gusto mong magpalakas. Ito mga nag-sprint. Pero sa climbing, hindi pwede yung malaki-malaki. Lugi tayo sa ano, mag-weather mash ka, medyo masasaktan ka ng konti. Mga sumakoy na sa climbing. Pangalawa, yung cornering and braking. So, mapakita nyo dyan. Third lane tayo, dadali ng balik. Tapos na tayo kayong nagwat. Tapos yun, saka na ulit. Shifting. Shifting din dito tayo. Simula ka muna sa mababa para makabelo. Pataas na pataas. Makabawi ka. Hindi yung malamig. Okay na to. So yun, tapos lang natin mag-laps. Sabi ko kanina, lima lang. Si Boy, ano, Boy Joshua. Boss Josh, tingin. Tapos may kasama pa tayo, si Lloyd. Sabi ko kanina, lima lang. Diyan na pasarap tayo, naging anim. So yun, bago tayo pumunta sa side trip natin, kaya muna tayo. Ito yung starter pack natin. Energy drink, booster C. Yan, energy shots. Light meal, it's too big. Dito tayo ngayon sa seaside to, medyo may pagpa. Sikat na yung aring araw. Medyo maliwa-liwanag. Yun, medyo maganda-ganda yung panahon ngayon. Kaya asahan natin yung medyo mainit-init mamaya-maya yung tanghali. Abutin tayo siguro mga alas 12. Tapos kain ulit tayo bago umuwi. So yun, bago tayo umalis kanina sa bahay, nakapag-ano na ako, nakapag-vitamins na ako. Ayun kasi una kong ginagawa, warm up, tas vitamins pag umalis para hindi alimpungatin sa daan kapag maaga yung ride. Yun. Ang tinitake kong vitamins, vitamin C, tapos vitamin B complex. Vitamin C kasi yung maganda yun sa immune system para hindi mapagod agad. Tapos B complex para anti-pulikat, para pag may paspasan, hindi tayo medyo mahuhuli. Yun, endurance lang din. Parang maganda-ganda yung banat natin sa daan. Yun. Sige, mamaya-maya, mga 30 minutes, bago lumarga, yun sila. Ako din, kakain na rin ako. Ito yung bike natin, gamit natin, Dolphin 2, Trinx 2.0. Shoutout, PSP, Club Society of the Philippines. What's up?
Yun, natapos na rin magpahinga. Paalis na tayo mga 8:03 na. Ito, proper attire. Helmet, shades, mask, sleeves. Sando tayo, cycling short, tas walang brief. Bakit walang brief? Para hindi makaskas yung betlog natin. Tapos, ito, shoes. Foot protection. Ayun, uwian na. Bukas na yung daan, may mga pumapasok na sasakyan. Next ride na tayo, side trip. Kawit Cavite. Yun na nga ba sinasabi natin. Ganda ng facing namin kanina, naiwan yung kasama namin. Yun na, malapit na kami sa, ano, nandito na kami sa Pure Gold Pacor. Hinihintay na lang namin si, Lloyd. Naiwan eh. Palakas. Ayun na, tagal natin naghihintay. Ayun na. Masikat na yung araw. Ang tagal mo, Lloyd. Nasaan ka na? So, ayun. 9:40, nandito na tayo sa Aguinaldo Shrine. Kakarating na natin. Medyo naligaw na naman si Lloyd. Tumiretso doon. Pero dapat doon yung entrance. So, ito muna natin dito. Mag-clip na lang natin. So ayun nga, kakarating lang natin. Tumirik yung araw. Tumirik pala yung buo. Tumirik na yung araw. Medyo nagintay tayo ng konti. Wala mong tayo nito. Sa mga traffic din ng konti. Okay lang. So dito na tayo ito. Sinoy. Gagi ka, ba't ka pumasok? Doon, sa kapila, tol. Sa may entrance. Ako po. Okay, tol. Doon, sa kapila. Tarado dito. Nagsumpa, napasero tayo. Pato niya. Vlog. Silipin ka. Vlog. Ito unang ginagayway. Doon nga silipin ka. Balik tayo sa mga tips na maya. Kaya lang tayo ng konti. Lalabas tayo ng mga konti. Experience ko sa pag-bike. Actually, hindi naman ako ganun talaga na nag-bike. Pero pupunta po. Kasi yung pag-bike ko eh. Minsan bakasyon. Minsan kapag weekdays, weekends, weekdays. Walang pasok. Tataon lang eh. NTC, mabait sa atin. Actually, sa NTC din ako nag-aaral yun. Mga kasama ko, tig-NTC. Wednesday, wala kaming pasok eh. Umaga kami, grade 11 student. STEM kami, STEM. What's up, mga katangkay? Oh, Josh, sayo ka, Josh. Sayo ka. Oh, smooth, sexy. May construction palang ginagawa. Ay, nagagawa. Ayun na, ayun niya. Nakita ko dun, tol, pinapasok ko. Ay, pumasok ka. Nasa na? Nasa na siya? Ayun. Pamalapit na, malapit na. Ayun, pahinga lang kami saglit. So ayun mga katrangko, nanghiram tayo ng bike para magbigay tayo ng konting tips o pinapatsal. So ayun, gagamitin natin CSR by Giant. Gamit ito ni Lloyd, pang ride niya. So ito yung una nating tip na mabibigay para sa akin. Sa akin lang naman ito, kung may mga mas pro dyan, hindi naman talaga tayo pro. Beginner pa lang tayo. So, sa mga wala pang kits, para mas bumilog yung padjak nyo sa daan para mas maganda yung performance nyo sa sprint, mas maganda yung performance nyo sa traffic. Ang gagamitin yung pampedal para sa mga wala pang napids, wala pang kids pedal, is yung tip ng paa nyo. Ito yung gagamitin nyo. Bakit? Kasi pag ito yung ginamit nyo sa pedal, mas bilog yung pagpadjak nyo. So sample natin. Iikutan ko lang. Mas mabilis tayo nakapag-accelerate, mas mabilis tayong nakatakbo. Then, siguro yung sa brakings. Nasabi natin kanina sa MOA, bawat corner, sa mga traffic, lalo na sa traffic, dapat alalay tayo sa brakes.
So kanina napagalitan tayo, 'di ba nakita niyo yung bike ko kanina? I'm using aero bars. So kanina sumabay ako sa mga nag-i-sprint doon sa dalawa, then may tumabi sa akin na hindi ko siya kilala eh, pero thank you po sa inyo sa suggestion niyo na kabubuan kamot. Medyo kamotehan yung ginawa natin doon. Ginamit ko yung aero bars habang sumasabay sa sprint. So sinabihan niya ako, "Boss, disgrasya yung ginagawa mo. Paano pag nag-sudden stop, nasa harap? Eh di bubunggo ka rin." So thank you dun sa suggestion na yan, sa advice. So alam ko mali tayo dun, kaya sorry po sa mga nag-ano dyan sa MOA. Then yun, cornering, traffic, brakes, cadence. O yun, yung cadence. Paano ba magpalakas ng padyak? O yung sinatawag natin na cadence. Yung cadence, yung bilis nung pag-pedal mo, pedaling rate. So ito, yung lang kung tama yung term ko doon, pedaling rate nga ba? Pero check nyo yan, parang ganun yun, yung pagbilis ng pagpadyak mo. So gagamitin natin yung tip, papalakasin natin to by using heavy gears. Yung heavy gears natin, ito. Gagamitin natin tong dulo ng crankset, yung pinakamalaki. Tapos heavy gear natin yung dulo din ng ano, dulo din to. Pagkakalam ko, 9 speed to eh. So ito, nakaduro siya. Hindi natin mabababa ng hindi pa ito. Nakasora siya. So ito, pwede na rin naman tong ganito for beginners. Huwag nyo muna itatodo. Tulad ko, beginner pa lang naman. So ito, sasampulan natin. Tulad ng yung ginawa ko kanina. Hindi tayo bebelo ng pangmatagalan. Papalakasin natin yung binti natin. Parang ganito. Steady ka muna. Papasin mo. Ganun magbalas ng binte. So, ayun lang yung para sa akin. Hindi ko alam kung para sa iba. Pero mas maganda siya gawin kapag uphill. Sa susunod sigurong vlog natin, hindi na muna tayo mag-flats. Aakit tayo ng Antipolo tsaka Teresa Antipolo dun sa kabilang side. Dun, medyo stiff yung daan. Then, mas maganda siya ahunin for practice. Bago tayo sumabak sa mga long rides, mas advice ko na mag-flats muna tayo bago tayo umahon para hindi tayo mabigla. Yun. Siguro, wala pa ako ganun mga advice eh. O ito pa, para sa mga aspiring na gusto na sumali sa mga sports, pero ako gusto ko din talaga, pero wala akong magandang bike. So, ito yung mga iiwasan natin. Iwasan natin na maging bida-bida sa daan. Huwag tayong kamote sa daan. Iwasan natin yung aksidente. Disiplinado dapat. Huwag tayong gagamit ng bike na walang helmet, kahit sabihin mong short ride lang, dahil ang bungo natin, hindi naman ganun katibay pag pinukpok mo sa simento. Pag nabago ka dyan, patay ka na. Hindi na wala na tayong magagawa. Pwede hindi ka na ulit. Hindi ka makauwi ng buhay. Yun yung mas nakakatakot. Eh, di wow. So, ayun, di wow talaga. So, yun. Tapos, pero, minsan kasi ganun ako eh. So, ano pa? Yung mga iniiwasan natin. Kung nagbabike ka, huwag kang mag-iwasi syempre. Huwag kang masyadong iinom. Iwasan mo yung mga vices na ika nga. So, kapag nagano ka, kapag nagbike ka, tapos nag-iwasi ka din, tapos uminom-inom ka, parang wala lang din yung ginagawa mo. Lalakas ka nga, pero panandali lang kasi hihingalin yung baga mo. Parang wala din nangyari doon. So, ano pa ba? Wala na akong gano'ng maisip eh, kasi may mental block ako pag gantong on the spot. So, yun muna mga katrangko. See you next ride. Sana marami pa rin tayong ride na mapupuntahan. Short rides, long rides. At sana may mag-PM sa akin o sana may mga sama tayo para sa susunod na ride. Sa mga tiga NTC, ha? Para sa mga tiga NTC, alam ko na mayroon din nagra-ride pa minsan-minsan. Gusto ko kayo makasama sa ibang ride ko. Then, alam ko may gilat make. So yun guys, hanggang dito na lang. Dito na natin tatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa panonood. Kanina, may nasabi ako sa clip na naputol na may isasama tayong, gusto sana isama na girl rider sa cyclist sa NTC. Tatago natin siya sa pangalan na oh, yun, natago na. So yun, hanggang dito lang siguro. Ride safe mga katrangko. Yun lamang. Salamat.